Yun po para po sa ating mga kababayang OFW na gusto po malaman ang step by step kung paano po makapag-register sa ating One Health Pass na isa sa pinaka-main requirements ng ating mga kapwa OFW na pauwi ng Pilipinas upang tayo ay makapagbakasyon. So mga kababayang OFW, click nyo lamang po itong Google Chrome natin or Safari, depende po sa inyong mga internet. So click nyo po yung inyong Chrome. Ngayon, i-search nyo po ang pangalan ng One Health Pass. One Health Pass. Yan po sa taas. Click nyo po yung One Health Pass sa taas. Ngayon po sa pinakauna po nito ay makikita nyo po itong One Health Pass na meron pong green logo. Click nyo po yan mga kabayan. Yan po, meron po yung mga paalala na kinakailangan po natin basahin at bago po tayo mag-proceed. So, nakalagay po dyan ang kwestiyonan ng impormasyon at personal na data na pinunan mo sa pamamagitan ng portal na ito ay iyong tanging responsibilidad. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng magparehistro, kumpirmahing nauunawaan mo na ang mga impormasyong ibinigay sa form ng pagpaparehistro ay totoo, kumpleto at tama. Ang barcode ay hindi mananagot, BQ0Q ay hindi mananagot para sa anumang mga paghahabol, pinsala o pananagutan na nagmula sa anumang mali o hindi tamang impormasyon na ibinigay. So, i-click na po natin yan. Make sure po ay basahin din po natin para po maunawaan po natin. Ngayon po, nandito po ngayon tayo sa One Health Pass at ito po ay naka-website po sa Bureau of Quarantine. So, ito pong One Health Pass ay isa sa pinaka-requirements ng ating mga ng ating gobyerno para po matrace ang ating mga details at kung saan bansa po tayo nang galing. So, makikita niyo po yan guys. Marami po yung mga icon. So, dito po tayo mag-click sa registration ng One Health Pass. Click niyo lang po yan. Yan ha. Make sure po na iniintindihan po natin. Yan po, magpapaalala po ulit yan. At click lang po natin ng OK. Ngayon, ito na po mga kababayan natin OFW, ang pinaka-dashboard ng One Health Pass. Health Declaration Registration Platform. So, yan po lahat. Lahat po ng impormasyon na nakapula ay importante pong mapilapan. Hindi po tayo pwedeng makapag-proceed o makapag-final o makakuha ng barcode hanggat ang mga pulang impormasyon ay hindi na pipilapan. So, dito po sa personal profile nyo, ilagay nyo lang po ang inyong last name, first name, middle name, suffix kung meron po kayong mga junior-junior dyan, birthday, age, ngayon po, select sa 6 po, civil status nyo po, nationality, PhilHealth number, okay po, passport number, local Philippine number, kung meron po kayong, wala po kayong roomie, pwede nyo pong gamitin yun sa inyong mga kamag-anak. Okay po, email, name of next of kin, relation of next of kin, contact of next of kin, address of next of kin. Ito po mga kababayang OFW, is pwede nyo pong ilagay inyong mga magulang, inyong mga kapatid. So make sure lang po na ibigay nyo rin po ang kanilang mga contact number. Okay po, ito po naman po ang residence details. So ito po ay naka-address sa inyong bahay sa Pilipinas ha? Hindi po sa bansang Kuwait or saan po kayong bansa naroon. Okay, nandiyan po ang inyong house number, lot of building, street, subdivision o purok, region, province, municipality at barangay. So, sa pangatlo naman po ang travel details. So, select type of port of entry, POE in the Philippines. Piliin kung saan kayo darating o sa Pilipinas. O kung kayo po ay nagtatrabaho sa seaport, so kayo po ay lalapag sa Pilipinas sa mga pantalan. Kung kayo po nagtatrabaho sa mga Middle East, syempre wala naman po tayo mga barko na papunta ng Pilipinas. So, ilagay nyo po dyan ay airport kung kayo po ay mga nagtatrabaho o sasakay ng aeroplano. Okay po? Travel itinerary. Ito po ay nakabase po sa inyong mga travel history kung saan po kayo galing bansa. Nandyan po dyan, country, territory of port exists. Saan po kayo galing na bansa? City of port. Saan po dun sa lugar na iyon? Okay po? Airport o seaport. Ito naman po. Airport or seaport, select of entry. So, select po natin yan. Yan po. Sample po natin kung saan po tayong bansa galing. Okay? Sample ko po ang bansang Kuwait. Yan po. Pag-click ko po ang Kuwait, lalabas po saan pong city,
sa Kuwait. Okay, Kuwait City, pwede po yun. Okay po. Ito, Kuwait City, select po, POEA. Oh, date of departure. So make sure po na alam niyo po sa inyong ticket kung kailan po ang inyong departure. Anong araw, anong petsa po ang inyong arrival. Ano po ang inyong seat number sa inyong airline sa sinakyan. Kung kayo po ay with ongoing COVID-19 community transmission, kung kayo po ay na, nahawaan na ng COVID-19, ilagay niyo po dyan is community transmission. Kung kayo po ay galing sa mga bansa na may COVID-19, yes. Type of traveler, kayo po ay OFW. Vaccine information po, kung kayo po ay vaccinated o hindi. COVID-19 PCR test result, kung kayo po ay nakapag-PCR test o may dadala po kayo PCR test, ilagay niyo po dyan kung yes. Ito po, countries traveled. Kung saan po kayo mga bansa ang galing bago po kayo mag-a-arrive sa Pilipinas. Example po. Ito po, ha? Example po, ito po ay yung mga bansang nabisita nyo may git 30 days na. So, hindi po dito included yung mga nag-stopover. So, nakalagay po dyan 30 days visited, ha? Kung wala naman po, i-leave nyo lang po yan. Exposure history, kayo po ba ay na-expose sa isang sakit ng COVID-19? Lagay nyo po kung no. Ngayon po, ito po, ayun po ay may transmission na po ng COVID-19 or may mga symptoms. Kung wala, wala po. Clinical information, have you been sick in the 5-30 days? Kayo po ba ay nakasakit ng almost 30 sa loob ng 30 days? Wala o no? Ngayon po, pwede nyo po i-declare dito kung ano po kayo po ay may cancer, diabetes, lahat po yan. So, pwede nyo po indicate kung during the flight or before your flight, kung may nararamdaman po kayo, indicate nyo rin po dyan. Ngayon po, after po nyo mga kababayan, i-click nyo po yung acknowledge, make sure po lahat po ng mga pula ay napilapan at i-enter nyo lang po itong enter CAPTCHA code at submit. Once na submit nyo na po yung mga kababayan OFW, ay makaka-receive po kayo ng email galing po sa One Health Pass. Yun po ay may kaakibat na barcode na ipipresenta nyo po sa ating pag-uwi ng Pilipinas sa immigration. Nahanapin po siya ng immigration. Sa mga kababayan naman po nating OFW na nagtatanong kung paano po mag-register sa oasis.ova.government.ph para sa inyong mga quarantine hotel. Same din po mga kababayan OFW, punta po kayo sa Chrome. Yan po. I-search nyo po sa Google Chrome ang Oasis. Yan po. Nakita nyo po sa taas, oasis.ova.government.ph. Yan, go po tayo. Ngayon po mga kababayan OFW, select nyo po ang language kung okay po kayo sa Tagalog o sa English. So, i-click mo natin yung English. Ito po ang inyong dashboard ng OWA or oasis.ova.government.ph para sa inyong mga quarantine hotel and transportation pagdating sa Pilipinas. Make sure po ito po igagawin during the departure o sa araw po ng inyong mga flight. Okay po mga kababayan OFW. At i-check nyo lang po yung register. Ngayon po, makakuha po kayo ng isang pipilapan na form. Yan po, ilagay nyo po ang inyong mga, make sure po lahat po ng mga napula ay make sure ay napilapan para po makapag-proceed tayo sa ating pag-register sa OWA. Ito pong OWA ay isa sa mga requirements para po ma-register po ang ating mga kapwa OFW na pauwi ng Pilipinas at mabigyan po agad ng karapatang makakuha ng kanilang quarantine hotel. Yan po mga kababayan OFW, make sure po na bawat detalye ay pinipilapan po natin. Once na kumpleto na po natin, yan po, nandiyan po yung mga employer, kung saan po kayo bansa galing. Okay po, pangalan po ng employer, address po. Okay po, specific needs, ipiklik-klik po. Kayo po ba ay PWD, pregnant? Ano po yung mga ano? Kayo po may travel history? Yan po, once na natapos yun na po itong pilapan, mga kababayan OFW, i-submit nyo na lang po yung application at makaka-receive ulit po kayo ng confirmation sa OWA na kayo po ay already registered sa oasis.government.ph. At ayan po ay makikita nyo po pag-uwi ng Pilipinas ay madedetect po at manalaman po sa OWA kung saan pong hotel kayo mapupunta.